kumusta? And welcome to the Punch and Judy Show. Yes, after a year and a half, eto me, nagagala ulit. So nandito kami ngayon sa kilalang kilala at napakasikat na Boracay Island. Hi. Ayan. Ayan si Robert Judy. Nagpipicture. Nagpipicture-picture sila ng kanyang kapatid. Dito sa Boracay, pwede ang bata. So, mga gusto nyo igala yung mga anak nyo, pwede ang bata dito. Basta sundin nyo lahat ng mga requirements nila, especially mga health protocols, swab test, lahat. Ang dami ditong kailangan gawin, makapasok lang. Pero worth it lahat. Worth it lahat ng pagagawa sa inyo, dahil sure ka na lahat ng tao dito safe. Lahat ng tao na pag swab test, kahit ma-vaccinated ka, i-require ka nila mag-swab test 3 days before yung flight mo. Pag pang-apat na araw tsaka pa lang yung flight mo, invalid yung swab test mo. Kaka-swab test ka na naman. So, ganun sila kaigpit dito. So, okay, mag-alala kung sakaling sama niyo anak nyo. Napakahigpit ng health protocols dito. Walang-wala sa Maynila. So, ayun. So, gagawa kami ng hiwalay na video to sa kung paano yung mga kailangan o yung mga requirements para makapunta dito sa Boracay. For now, enjoy muna natin yung view, okay? Roll the video, guys! Hapon na nang maarating kami sa Boracay. Mga bandang 2:30 lumipad kami galing Manila. Tapos mga around 3:30 naarating na kami sa Katiklan Airport. Tapos from Katiklan Airport, chinek nila yung temperature muna, tapos kailangan ding i-present yung health declaration form at magpakita ng valid ID. Tapos scan ulit ng health declaration form bago umiisakay sa shuttle service namin. Tapos dumiretso na kami papuntang Tabon Port, which is around 10 minutes na biyahe. Yung shuttle service naman namin ay included na sa travel package na nakuha namin. So, thanks sa Travel Online. Pagdating sa port, iti-check ulit nila yung health declaration form and valid ID at syempre yung temperature. Merong 250 pesos per head na babayaran for the environmental fee and terminal fee o port fee. Kailangan ng ferry boat papuntang Boracay. Kada pasahero may seat number para siguradong may social distancing kahit pa magkamag-ala kayo.
Teka lang, mag-i-slide tayo na pa. Piling ko ako madudulas. Magaling ako sa mga ganito eh. After ng 20 minutes boat ride, Boracay na. Shuttle ulit papunta sa hotel namin, mga at least 10 to 15 minutes na biyahe. After ng at least 3 hours na biyahe, narating na rin namin yung destination namin. Sobrang ganda nga dito at mukhang may nakaka-appreciate na agad sa ganda ng buhangin dito. Surprise kami sa ganda ng hotel accommodation, sa price point na binayaran namin, di mo akalain. Na Carmela de Boracay decided to give us 2 rooms with 2 bed. Originally dapat 1 big room with 4 beds, pero sabi nila malayo daw yung room at mahihirapan yung bata. So kain muna bago matulog. Dinner ay kasama rin sa package na nakuha namin, wala nang extra bayad. So again, that is all thanks to Travel Online. Kinabukasan, sinubuan na namin yung mga activities na pwedeng gawin dito sa Boracay. Unang ginawa nila ay magpa-braid, 100 hanggang 300 pesos, depende kung parte lang o buong book mo yung gagawin nila. Pwede ka ding mamili ng kulay ng ribbon na ilalagay sa braid mo. Kami naman ay naipag-usap na sa mga nag-o-offer ng mga activities dito sa Boracay. So yung mga napili naming activities ay island hopping, banana boat ride, snorkeling, at helmet diving. Ang unang activity ay banana boat ride.
hindi naman malakas yung alon pero unstable pa rin yung banana boat at sa tulad namin di marunong lumangoy eh nakakakaba pa din. Unang destinasyon namin sa island hopping eh dito sa Puka Beach. Ito ay nasa bandang norte ng Boracay at base sa nabasa ko 800 meters ang shoreline nito. Actually pwede mo itong puntahan kahit mag tricycle ka lang, 150 daw ang pamasahe. 30 minutes lang daw kami mag stay dito kaya mas pinili na namin magpahinga at di masyadong libutin. Sobrang linis at sobrang linaw ng tubig dito, tapos yung buhangin sobrang pino na may halong maliit na shells. Kung daw gutom kayo, meron naman mga kainan malapit sa entrance, kaya 30 minutes na kami dito, kaya din na namin pinuntahan. Ang sumunod na activity ay snorkeling. May bayad na 40 pesos included na yung snorkel at goggles at environmental fee sa lugar. May mga isda sa ilalim kaso nahirapan akong videohan mukhang kalmado yung dagat pero para siyang nanghihigop. Hindi kami mapirme sa isang lugar. Always keep a straight the helmet, okay? And in underwater, we cannot talk each other. You can talk, but nobody can hear you. So using this is not money, okay? It's okay. It's going up. You want to go up the side like this. Ang sunod na activity at ang pinakahihintay din namin ay ang helmet diving. Ito yung pupunta kami sa ilalim ng dagat
nang may suot lang na helmet na may oxygen. Sobrang recommended para sa mga hindi marunong lumangoy. Kasi di tulad sa scuba diving na kailangan palangoy-langoy ka, dito para lang naglalakad sa ilalim. Mabigat yung helmet, pero syempre sa ilalim parang wala lang. Alright, so kain na na. This is also included sa package na activities. Wala nang ekstrang bayad. Sa lugar din na to, yung Kawa Bat activity, which is hindi na namin sinubukan kasi inuna na namin yung gutom namin. Guys, oras na para magpahinga. Mahabang araw, napakahaba ng araw ngayong second day namin, pero sobrang sulit lahat. Marami pa yung mga activities na pwedeng gawin dito, pero hindi na namin ginawa dahil again, gusto namin ano dito ay magpahinga lang talaga, mag-relax. So yung bakasin activity talagang nakapagod na. Nakakula kami sa budget. Enjoy na lang namin itong mga huling oras bago lumubog yung araw. Pahinga na. Oh, init ng tubig. We'll be right back.
third day na namin dito sa Boracay. Ngayon, magre-relax lang kami at magsiswimming maghapon. Sinubukan nilang mag-paddleboard habang hindi pa daw mainit. ₱200 ang bayad, tapos 30 minutes pwede mong gamitin ng paddleboard. Then within that 30 minutes, kahit sino pwede gumamit ng paddleboard. So nagsalita na lang kami kesa mag-arkila na naman kami ng isa pa. Pagkatapos maligo, naglaad-laad kami ng konti dito sa kahabaan ng Boracay. Tinignan namin yung iba't ibang resort sa Hilera na to, tsaka kung ano-anong kainan o pahingahan na pwede naming tambayan mamayang hapon o gabi. Marami-rami pa rin naman bukas na restaurant, lalo na yung mga restaurant na kasama na sa resort. Ah, itong La Soleil, alam ko to. Halos walang tao ka na makikita o konti lang ang tao kada establishment. Dahil nga sa pandemic, naapektuhan din yung turismo dito. Ibang iba daw kumpara dati, sabi ni Javier Jr. Siguruhin nyo lang din na magsuot ng mask dahil 2,500 ang multa sa walang suot ng mask. May mangilan nilang establishment na nagsara na o pansamantalang sinara, pero di naman kayo makukulangan sa mga tindahan ng souvenir dito. Buhay pa din naman kahit papaano ang Boracay kapag gabi, pero may curfew na between 9 PM to 5 AM. Hindi na masyadong party-party dito sa Boracay simula nung mag-pandemic kasi
pinagbawal na muna. Eto na, ang huling araw namin dito sa Boracay. Mamaya lang, flight na namin pauwi ng Manila. So yun, huling hirit muna ng ligo bago kami mamaalam sa napakagandang lugar na to. Paalis na kami, pero parang ayaw pa naming umuwi. Madaming nagbago simula na mag-pandemic, may mga ganda, meron din namang hindi. Sobrang naapektuhan syempre yung turismo sa Pilipinas dahil doon. Pero masaya kami at nakakabawi na yung Boracay. Sana yung ibang tourist spot ganun din. Kahit pa pandemic, basta maipakita nyo na safe kami sa lugar nyo tulad ng ginawa ng Boracay din, pupunta namin yan. Alright guys, so nakauwi na kami dito sa Manila. So yung details about pagpunta namin ng Boracay nasa ibang video na lang. Medyo nabitin sa Boracay, next time na lang siguro ulit. At ito na yung sundo namin. Salamat, salamat sa pagsama sa amin. Again, ride safe and travel safe. Bye.